Dito sa Lapu-Lapu City sa Cebu, nakilala namin si Berto. Kwento niya, minsan na raw napasakan niya ang pinaka-inaasam-asam ng lahat na winning lotto ticket. December 2015, pagkatawid niya, himalang may nakita siyang lotto ticket na meron ng mga nakamarkang numero. May kung anong meron daw sa lotto ticket na yon na nabato-balani siya. Kaya agad siyang nagtungo sa pinakamalapit na lotto outlet. Yung numerong nakita niya sa lotto ticket sa kalye, ang tinayaan niya, 14, 43, 45, 05, 15, 37. Ibinigay ko yung numero sa lotohan. Sabi ko, ito yung tatayaan ko na numero. Kasi, first time ko lang naman talaga tumayan ng loto nun. Puro ending at wedding lang naman talaga tinatayaan ko. Pero hindi pa ako nananalo. Kasi kung mananalo man, ubos din kasi sa sobrang daming bumabalato. Kinabukasan daw nun, ang tinayaan niyang mga numero, di umano, tumama ng jackpot na 89 million pesos. Kinuha ko yung cellphone ko at tinignan ko sa internet kung anong numero ang lumabas sa loto nung araw na yun. Nung kinuha ko na yung ticket na tinaya ko, pagtingin ko, sakto lahat ng numero ang lumabas. Sabi ko mga ano sa sarili ko, sa wakas, mayaman na ako. Gusto ko talaga makuha yung pera kasi sino ba naman na ayaw maging milyonaryo, di ba? Para na makakain kami na masarap kasi lagi na lang ulam namin ay lugaw with rice. Kapag sinwerte, makapag-ulam kami ng itlog with egg. Makalipas ang 3 taon, ang bahay ni Naberto marupok at hindi pa rin matapos-tapos. Wala rin silang kuryente at tubig. Malayong malayo sa buhay milyonaryo o tumama ng loto. Kapag umuulan, palagi kami nababasa kasi laging tumutuloy yung bubong namin. Kapag mainit naman, hindi tumutuloy yung bubong namin. Hindi ko rin naman kasi mapaayos kasi ang daming utang sa Bombay. Anong nangyari sa di umano'y 89 million pesos na na-jackpotan niya sa loto? Ayon kay Berto, ni hindi nga raw niya ito kailanman nahawakan. Dahil ang winning ticket na pasakamay daw ng may-ari raw mismo ng loto outlet kung saan siya tumaya. Ang itinuturing pa naman daw niyang kaibigan, si George. Sobrang lapit nga namin sa isa't isa kasi hindi kami magkalayo. Tawagan nga namin ni Lodi Pet Malu. Dahil natakot siya sa laki ng premyong 89 million pesos sa jackpot, ipinagkatiwala niya kay George ang kanyang winning lotto ticket. Nung ibinigay ko na sa kanya yung ticket, hindi ko naisip na lolokohin niya ako kasi akala ko babae lang nagloloko sa relasyon. Sinabihan daw ni George si Berto na tutulungan siya nitong mag-claim ng premyo sa Maynila. Sabi ko, Lodi Pet Malu, tumama ako sa loto. Tapos kinuha niya yung ticket at tinignan niya kung tumama talaga ako. Tapos nung nakita niya na yung ticket, binalik niya sa akin. Sabi niya, tirmahan ko daw. Tapos sabi niya, bumalik daw ako sa kanya bukas at isasama niya ako sa Maynila. Kaya kinabukasan, agad daw sinamahan si Berto kina George para bawiin ang di manoy winning lotto ticket. Pero si George itinanggi na may ibinigay sa kanyang lotto ticket si Berto. Kaya sinamahan nilang magreklamo si Berto sa barangay. Sa unang pagkaharap pa lang daw, itinanggi ni George ang mga paratang. Hindi ko alam kung ba't niya nagawa sa akin yun eh. Lumapit pa nga raw sila sa isang albularyo na nagsabi na ang winning lotto ticket daw ni Berto nasa pamangkin ni George. Sabi po nung albularyo, nasa pamangkin niya daw po yung ticket. Yun daw po ang may hawak. Lumakas pa raw lalo ang kanilang kutob nung sa mga sumunod na taon, biglang lumaki ang bahay ni na George. Nagkaroon din daw ng bagong van. Kaya naman ang simpatsya ng mga tiga-barangay Mactan napunta kay Berto. Sana makuha niya na yung panalo niya para makapag-inuman na kami. Dahil kasi mangga yung pulutan namin sa inuman eh. Sana makuha niya na yung tama niya. Babalato kasi ako sa kanya. Samantala, matapos ang 3 taong pananahimik, sasagutin na raw lahat ni George ang mga ipinupukol sa kanyang akusasyon sa kondisyong hindi ipapakita ang kanyang mukha. Pinagdidiinan niya, wala raw inabot na lotto ticket sa kanya si Berto. Nagulat na nga lang daw siya nung pumunta si Berto at hinahanap sa kanya ang di manoy nanalo nitong ticket. Hindi po totoong nanalo sa lotto si Berto. Dahil sa ending po siya nanalo, wala akong kinukuhang ticket.
Kaya naman daw hindi na niya siniput pa ang mga sumunod na hearing sa barangay dahil pakiramdam niya, nasabi na niya lahat ang kanyang panig. Sa unang beses pa lang nila pagharap, nasasaktan din daw siya at ang kanyang pamilya sa chismis na sila'y nanloko. Sabi sa akin ng mga tao, manluloko daw ako. Kaya ayaw na nilang tumaya sa totoohan ko. Kaya ang ginagawa ko, nagpapahinding na lang po ako. Kasi sayang din po ang kikitain dun. Lahat daw ng kanilang mga ari-arian kayang ipaliwanag ni na George. Nakapagpagawa na kami ng bahay bago ng issue na yun. San po galing yung pinagpagawa po ng bahay nyo? Siyempre, sa pagpapahinding ko. Minsan, nagtitinda po ako ng balot sa tanghali. Sa gabi naman, nagtitinda ako ng taho. Bago pa raw sila nadamay sa kontrobersya, meron na silang 3 loto outlets. Pinaghirapan ko yan. Alos lahat ng trabaho, pinasok ko na, kahit nakasarado. Yung pagpagawa namin ng bahay, yung mga sasakyan namin, lahat yun pinaghirapan ko. Ang tanong pa rin, sino kina George at Berto ang nagsasabi ng totoo? Nag-imbestiga kami. Sir, pwede po magtanong? Ano po yun? Totoo bang may nanalo sa loto nung December 4, 2016? Ha? Hindi ko alam eh. Magwi-waiting lang kasi ako eh. Boss, tataya ka. Boss, ano bang tumama? 721, baka paborito mo yung number mo. Talagyan ko na. Sige boss, sige. Kailangan natin ng pera, syempre. At mas marami, mas giginhawa ang buhay. Pero pera rin ang ugat ng maraming away at hidwaan sa mga magkakamag-anak, magkakapitbahay, magkakaibigan. Kaya dapat tayo ang may control sa pera at hindi pera ang may hawak sa atin sa leeg. Yo! Shoutout pala sa aming kapitan na si Boss Alan Expression. At shoutout din ka pala kay Ate Iday. Shoutout din kay Ate Mile. At shoutout din sa aking tatay na sa probinsya ngayon. At shoutout sa aking mga kapatid na si Jomar, si Anilin, at saka si Michael James. Shoutout din pala sa Team Batang Kurba. At shoutout sa Team Supas. At shoutout din pala si kay Paring Bawi. At shoutout din kay Paring Tungit. Shoutout din pala kay Paring Imar, Paring Riniel. At shoutout din kay Paring Ice. At shoutout kay Paring Bato. At shoutout din sa aming editor na si Jilo. At shoutout din pala sa aming yung kasama ko sa vlog ay si Yokeb. At shoutout sa nanonood sa aming YouTube channel. At shoutout din sa aking kuya na si Jomar Falcon. At shoutout kay Bongbong Mamuyak. At shoutout kay Ate Jibel. Ay shoutout kay Kuya GR. Ay shoutout din pala sa mga konsiyang ngayon, si Kuya Lando. At shoutout din kay Kuya Benito. Ay shoutout din pala sa kay Boss Iyong. At shoutout kay Ate Maya. At shoutout din pala sa aming alt-sitito ko ay si Jiri Punay. At saka si Joel Punay. At shoutout sa nanay ko na si Hilinda Punay. Shoutout din kay Boss Kadya na team kurba ngayon sa nagbabasketball. At shoutout din pala sa kay SK Brian. At huwag niyo makakalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe sa aming YouTube channel. Maraming salamat po.